birthday ngayon. At wala nang pasok ang mga bata sa eskwelahan. Kaya, ayan, walang traffic. Which is good. Masyadong sasakyan. Although wala pa kami sa EDSA, pero kumbaga dati-rati po nuna ang sasakyan dito sa dahil sa traffic. 6:30 na ng umaga. So sana lang walang aberya papunta sa Lind Farm para maaga tayong dumating doon. Ayan, at papasok na tayo ng Cabiao Nueva Ecija from Arayat. Hanggang ngayon, hindi ko tapos tong tulay ito ang ginagawa dito. Although mukhang malapit na. Oops. Dami talagang lumumotor ng mga babae dito. So, ayan yung ginagawang tulay dito sa junction ng Pampanga and Nueva Ecija. Ayan, so ayan. Check 8:29 AM. So umalis kami kanina 6:30 AM sa Manila. Huminto lang ng Jollibee para mag breakfast and then dumating tayo dito. Ayan, 8:29 AM dito mismo sa Cabiao. Ayan, at malapit na po tayo sa farm. At kalit na dito na tayo sa farm. Ayun na si Mount Arayat. Ayun na si Pampanga River. Wala pang mga nakatanim dito sa tabi. Sila marunong magbisikleta. Ako hindi. Oh, yeah, my board. Kinababayaan nila itong ano, kalamansihan nila. Ba talaga pag hindi mo pag-aari, ano? Parang they don't care. Ang dami-dami ng damo. Hindi mo lang yata pinatutubigan yung tanim. Kaya yun, kay mix pa nila pinatitingnan. Hindi naman trabaho ni mix yung kanila. Ayun na yung mga si Chao. Pachao, Pachani. Ginawang nun. Ginawang nun. Ayun na sila. Sige, tagalin nyo yung kolong-kolong dyan. Aba. Nakaupo silang lahat doon, sir. Ba't kaya? Makanag-almusal pa lang, wala nagkakape. Ayan, walang paglalagyan ng kotse. Merong upuan doon. Ayan, bawalik si Dodong? Oo. Ayan. Tuhing. Uy, daming nga talaga. Bunga ng sili, kahit ang liklit pa niya eh. Ang baba-baba pa niya. Dami ng bunga. Nakakatawa namang tignan. Ayan. Oh, pisa mo na popcorn. Oh, pisa mo na popcorn. Hindi daw ito mukhang bagong gis. Hindi pa yata natutulog. Oh, daw. Ayan, nagkakape nga si Sentong. Kakape sila. Ay, naku po, ang lakas ng apoy. Ayan.
ako po ay magluluto ng aming lunch. Ayan. Sinalang ko na para madali nang lumambot. Ano po yan? Bitwelas na may pata ng baboy. Kaya medyo matagal-tagal yan. Kaya po, inano ko na siya. Ganito, sinalang ko na agad siya kahit na maaga pa. Ayan. Ayokong maghahula sa oras sa pagluluto. Baka mamaya alas 12 na, hindi pa siya malambot. So, pagdating namin dito sa farm, sinalang ko na agad siya. So, ayan. May dala rin kami. Asa na ba yun? Ayan, bottled water. Para yan po ang gagamitin ko sa pagluluto. Nakapagsaing na sila ng kanin. Ayan. Binuksan ko yan kanina. Hindi ko lang siya mabuksan ngayon. Nag-iisa lang po yung kamay ko. Hawak-hawak ko pa itong camera ko. So, ayan. Kanina nadatnan ko si Tasha. Naghuhugas nito. So, may mga dala rin kami mga groceries. Again, ayan. Bumili na kami ng mga malalaking toyo at suka. And then, ito. May mga dala kaming mga canned goods. Ayan. Tapos, may madala pa kami kung ano-ano pa na sa tingin namin magagamit dito sa farm. So, ayan. Hintayin po natin siyang lumambot. So, ayun. Sika drops. Ayan, nagpapasabol na siya ng fertilizer. Si Kuya Mantsaga naman, ayun. Nag-grass cutter. At yun, may dalawang kalabaw dun. Kumakain ng damo. At yun si Habi, naglalakad na may payong. Prune daw siya. May dala-dala siyang pruner. So, pupunta niya yung kanyang mga puno. Ayun, sige. Ayan. So, tinanong niya ako kung pwede pa siyang mag-prune. Kasi sabi ko sa kanya, tulungan niya ako magluto. Dahil nga, hindi ako makakapaghiwa ng spices. Kumbaga, ng bawang, sibuyas, kamatis. Kasi kailangan ko ng extra help for that. Tapos ako nang magtitimpla. Ako nang magluluto ng ano, the rest ng ulam. Ayan. Actually, minessage ko sila. Si Meng. Si Kuya Jeff. Si Leia. Ayan. Tsaka si Lynn. Sabi ko, i-surprise namin sana sila for Father's Day at magsalo-salo kami dito. Unfortunately, si Meng lang ang I think makakapunta. Si Kuya Jeff hindi pa sumasagot. O baka mamaya dumating siya. Hopefully, dahil isa siya sa mga father. So, ayan. Munting salo-pasalo para sa Father's Day. So, hindi makakarating ay si Leia na binabantayan si Aaliyah dahil isinugod na naman sa hospital pala kahapon. So, babantayan niya muna si Aaliyah. Siyempre, hindi naman niya pwedeng dalhin dito sa farm lalo pat napakainit dito. So, siguro padadala na lang natin siya ng pagkain mamaya. And then, si Lynn, nasa Pangasinan daw, sabi ni Katrops. So, ayan. Hindi siya makakapunta. So, ang nag-confirm lang sa akin as of this moment is si Meng na asawa ni Meltong Vlog. Ayan. Tentong. Ay. Ang init. Naka-open ang banyo. Why kaya? Nandito na yung mga gasolina. Dito yung sabon. Ayan. Alam ko, nagdala ako ng can opener. Kailangan ko ng can opener. Wala daw doon, di raw nila makita. So, hindi ko matandaan kung nakapagdala nga ba ako o hindi. Dala na lang ako na panibago. Kasi nga, magluluto po ako mamaya ng merienda na ginataang mais. Ayan, so, kailangan ko ng can opener para doon sa pagbukas ko ng canned na corn. Saka canned na coconut milk. So, ayan po.
Punta na po natin yung niluluto ko muna. Pero kumbaga mamaya pa yung lalambot eh. Ano po yun? Abituelas. Kumbaga kidney beans sa Ingles. With pork hock. Or pata ng baboy. Ayun, si Makmak. Saka si Nariel. Saka si Entong. Tatlo silang nandun. Dahil si Kuya Manchaga ang nagka-grass cutter. At si Kuya Migstory, si Miguelito ang nagpapasabog ng abono. Ayan. Si Tasha, nahihiya siya sa akin. Saka itong dalawang asong to, takot naman sa akin. Ay, naku. Although hindi pa super thick ang araw, pero grabe. Super humid. Nakakaloka. So, hello, hello, Bayabas. Ayan, meron na naman siyang mga bagong dahon na tumutubo. At yun naman, ayan, si Champalok. Ayan. Pag dumami-dami dahon yan, pwede nang ano, isawag sa tinumis na paborito ni Habi. Ayan, o diba? Ayan, at meron na rin tumutubong malunggay na yung mga branches na yan galing sa kay ka-farmer na hiningi ni Ate Nana at iniwan niya sa amin yung iba. So, ayan. And then, alam ko nagtanim sila ng mga puno-puno ay nandun. Nagtanim, sana yung tinanim nilang ano? Papaya. Akala ko may tinanim silang papaya. Let's see. Sarap ng tulog itong dalawang to. Ayan, di na nabuhay yung isang halaman. Grabe, kung makikita nyo lang po, nag-uunahan sa pagtuloy yung pawis ko sa aking mukha. Grabe. So, ayan. Kailangan lang dito, lagi kang nakatingin sa dinadaanan mo. Bigla ka na lang may makikita ng ganyan. Nakalapag dyan. Pag di mo tinitignan, baka biglang matagpas pa yung paa mo. So dito, I think this is a rattlesnake, pero bakit parang namamatay na siya? Oop, asan ba? Yan. Yan, zoom natin, zoom. Yan, a rattlesnake siya ni. At ayun, may papaya. Nung nakaraan, isang pirasong papaya. Yan lang yung isang papaya na yan nung ano, nadatnan namin noon. Ngayon, may bagong tanim sila yon, yung isang yon. Hop. At isang yan. Ayan. Ito aratilis niya ata. Asan na yung dala ni Kuya Manchaga na ano? May dala siya nung ano, nakaraan na ano eh. Papaya na mataas-taas. Siguro hindi ano, hindi umukay kaya tinanggal na. No, yun na si Kuya si Migs. Kalayo na siya. So, saan kaya tinanim yung tanglad? May tanglad din eh. Yan ba? Is that the one? Ayun, may papaya. Hindi. Ano yun? Parang kamoteng kahoy yung isang yun. Saan kaya yung tanglad? Although, yun ba? Hindi naman siya mukhang tanglad yung isang yun eh. Tanong ko na lang mamaya. Ayan, ngayon eh. Kitang-kita ng buo yung Mount Arayat. Nung nakaraang nandito kami, halos di mo makita sa sobrang ano, hazy. So ayan, makatulong man lang ako. Ay, Diyos ko po, baka biglang humagis sa akin to. Oh, ang hirap, ang palang bumuta yan ako, di ba?
kasi na ano kung tignan na may mga damo-damo dito. Ayan. So sa Florida ginagawa ko rin to, although hindi ko gumagamit ng gulok. Gumagamit ako lang by hand. Eh dito, grabe yung mga damo dito. Nakakaloka. Oops. So kung si Javi nandun na nag-ano rin ng ano, ako din dito naman sa paligid ng kubo. At least dito lilim. Ayan. Oops. Ay, hindi pa man ako nakakarami. Pagod ako. So, check ko na lang muna yung niluluto ko. Ayan. Siya ang aking assistant. Sous chef. Sous chef. Sisu. Ganito lang kaunti yung ano? Ha? Ganito lang kaunti yung bawang? Yeah, panggisa lang naman eh. So, yung bawang, sibuyas, and canaries. And then, itong repolyo. Ayan, malapit na. Malabot na actually itong bituelas natin, tsaka yung pata. So, start na tayo mag-gisa. So, yan siya. Mag-gisa na po tayo ng ta-da! Pakilagay niya ng mahal. Ayan, bawang muna. Ay, nilagay muna yung kamatis. Mamada rin kamatis, may lakad siya. Ayan. Okay. Okay. Pakilagay muna yung kamatis. Ayan. Okay, thanks. So, ayan. Tayo ay nag-gigisa ng bituelas. Isang bituelas. Buto ng bituelas. Yan. Yung repolyo parang nilagang cut o aliliyo? Teka, mas malit pa lang konti. Teka, hatiin mo muna. Sige. Hatiin mo na siya muna. And then, hatiin mo ulit siya to have. Hindi, tanggalin mo yung gitna niya, ha? Yes. Tapos, lagyan mo muna dun sa palanggana. Yun, yung palanggana yung white. Yan, nahugasan ko na yan, eh. So, maliwas yan. So, tanggalin mo yung nasa gitna. Oh! And then, hati. Hindi, hati, papahati ko nga yan sa'yo. Papahati pa. Yeah. And then, half pa. Half yung pa. Half na ganyan. Okay. Palanggana. O, oh, yan. So, ganyan, ganyan yung size niya. Okay. Lagyan mo muna siya ng tubig para mababad siya sa tubig muna. So, ayan siya. Igisa tayo. So, ayan siya. Nilipatan natin dito kasi ginisa ko na siya. Nandyan na yung ginisang bawang, sibuyas, kamatis. Ayan. So, kukulan lang natin siya sandali. And then, lalagyan na natin yung panimpla and yung gulay. So, ayan. Nailagay ko na po yung repolyo. Malapit na po itong maluto. Nailagyan natin maluto ang repolyo. Ayan. Kumakain po ba kayo ng ganito? Sa probinsya po kasi namin yan. Magkano kinakain po namin ng ganito? Bongko, buto ng sitaw, yung tinatawag namin na yung ano, yung black eyed peas sa English. Ito po hindi po to bastos sa, pero ang tawag po namin sa Ilocano is buklit de utong. yun sabihin ni buto ng sitaw, yung black eyed peas sa English niya. And then this one, tawag namin dito sa ano to, yung bituelas. Ito nabibili sa palengke. Actually, ito ginagamit sa panghalo-halo. Pero yun kasi sa probinsya namin, ayan. Ginigisa namin siya. Ayan siya. Kulay puti ito pag binili mo, bean siya. So, it's a kidney bean in English. So, yun, ginagamit na panghalo-halo dito.
Ito wala akong mabilis sa States. Kaya pagka nandito ako sa Pilipinas, namimiss kong kainin ito. So, nung nakita ko to sa grocery, pinili ko and then sabi ko, dito ko halulutuin. Kasi ano ito, marami. Tsaka gusto ko yung may pata siya. Yung sahog niya is pata. So, ayan, pata po yung sahog niya. Ang ginawa ko lang po, pinagsabay ko pong pakuluan yung pata, tsaka yung beans. Tapos yun, sabay po silang lalambot. And then, igigisa lang po sa bawang sibuyas, kamatis. Pinalagyan ng patis. And then, yan po. Ang pinakagulay niya is itong, cabbage, repolyo. Ayan. So, ayan. Ito na po siya. So, i-off ko na kasi ayoko namang ma-overcook yung kalabas, repolyo. Ano ba kuya? Ayan. At dito, luluto naman ako ng paborito na tops na hipon. Siyempre, pag nagsasalo-salo, ayan. Malalaki po nang nabili kong hipon. Actually, hindi na to hipon eh. Ano na siya? Oh, ayan na yung mga langaw kasi nakamay na yung hipon, may gulay. So, kailangan takpan. So, takpan natin ito. Hipon. At, nabas na yun. Sorry. Ayan, dito lang ako ni Tasha. Ayan, Tasha! Ayan, ano ba? Naglagay na nga ako ng kandila. Sige na akong kandila eh. Matitindi ang mga langaw dito. May gulay. Ano ko ba tatakpan ito? Wala pa lang takip. Ay, sorry. Wala pala ako. Takip na. Malaki. So, ito, nagdala ako ng malaking kaldero. It's my Le Creuset. At ito dyan. Ayan kayo dyan. Nakukulang pa rin talaga. Kahit na nang takip natin dito. Kwan kaya. Ayan, may mga bisita tayo. Saan yun? Ayun! Yung dalawang... So, dahil kulang kanin, sign mo na. Saka nagpabili rin ng soft drinks. Yan, kaya kantuhan silang dalawa. Dalawa sila, nagkwekwentuhan. At tatlo ba kayo? Oo nga pala, ako pala yung isa. Tatlo kami. Hindi, apat po tayo. Apat ba tayo? Ah, dito pala sa entong isa. Kaya apat po kami. Pag ako sinama si entong, lima na tayo. Ah, lima na tayo. Uli, ay naku. Ay, si Dariel pala yung isa. Kaya lima po kami. Ayoko pong mag-edit. Kaya mahirap po mag-edit eh. Kasi may bisita po kami. Ayan o, si Tasha, si Denden, si Makmak. Bisita po namin. Ayan o, dami namin bisita dito. Ang aming mga secret weapon. Aha! Ay, marunong si Tasha magluto ng kanin. Ikaw din ba marunong? Pogi-pogi naman yung Makmak. O, magsaing. Ayan. Kaya mo bang buhatin yung ano, Tasha? Itong mga ulam? Kaya, ikaw, Mac, kaya mo buhatin? Ito? Maganyan. O, yan. O, dalhin mo na dun sa kubo. Yan. Tapos ito, Tasha, dalhin mo na sa ano, itong kulay pula. Dalhin mo na sa kubo, ha? Para malapit na tayong kumain. Malapit na rin, mga ilang minuto pa yan. Tingin mo. Patingin. Ah, malapit na yan. So, mga isang oras pa. Hindi, malapit na yan. Tignan mo, baka mainit yung pula ha. Baka maano, baka mapasok ka. Hindi naman. O, gamitin mo na lang yung pot holder. Ayan. Ayan, buti na lang. Meron akong mga kasama dito na masisipag na bata. Ayan. Tasha, anong size ng paa mo? Alam mo? Hindi. Ikaw din. Ah, Mac pala. Kakabagitan. Anong size ng paa mo? Hindi mo alam, no? Naku. Paano ko kayo bibigyan ng... Mabigat? Ay, mabigat ba? Dahan-dahan ha, dahan-dahan. Gamit naman ang pot holder.
Ayun, oo, mabigat. Hindi, ipabuhat na lang natin kay Makmak. Tawag, si isang Makmak. Pakitawag mo. Ay. Nako, nagunahan pa yung dalawang bata. Inutusan ko, nagunahan pa. Pinapabuhat ko na yung ano dito, hindi nila mabuhat yung ano, yung Lecrosay. Kaya sabi ko, tawagin si ano, si Makmak. Hindi nila mabuhat, yan. Yung kulay, mainit daw, sabi. Ayan. Hindi na mainit. Ayan. Hindi na mabuhat pareho. Ako, ano bang gagawin sa mga langaw nito? Gumawa na nga ako ng, ayan, pira si sinindihan na yung ilaw. Sabi ko, tuwing nandito ako, lalo sa may banyo, madilim. Kaya naglagay ng solar light para ako may ilaw, lalo na sa banyo, dilim-dilim. Sabi ko, kailangan ng solar, ng ilaw, ilawan na. Total solar naman siya eh. Hindi naman siya dekoryente. So, okay lang. Kailangan lang ng ilaw. So, itong isang to, pinalagay ko dito. Kasi, hindi naman ano, hindi naman nagagamit sa banyo. Pag banyo sana itong isang to. To. Pasensya na po. Paano lang yung pinang tuturo ko. So, ayan. Pinalagay ko na lang dito sa kusina kasi ang dami pang mga kung anong anik-anik na ginagamit. So, ayan. So, meron pa palang isang malaking toyo doon eh. Bumili na kami ulit ng extra. Sabagay, medyo matagal-tagal din kami mawala. So, ayan. Tapos yung ibang mga groceries na gagamitin. Ganyan, sabi ko kay Lynn na lang kuhanin. Gaya ng bigas at kung ano-ano pa na grocery items na gagamitin nila dito sa farm. Ayan. So, ganun din sa mga ibang gamit kung may kailangan pa. Sabi ko kay Lynn or kay Meng bumili para tulong din syempre sa kanila dahil sila na nagbebenta rin sila ng mga gamit-gamit. Ganyan. So, ganun lang po. Tulungan lang po sa tayo. Hindi po pang-aabuso yun o pang ang tawag yun? Yung hindi siya panuhol, ganun. Kumbaga, tinutulungan lang din po namin sila. Total, kung bibili rin lang naman, edi sa kanila na total, talaga namang na may benta sila. So, sabi ko nga kina Crops, kaya siya naman bumili pa sa iba. Kung meron naman silang paninda, si Lynn, tsaka si Leia, at si Meng, kung meron naman silang mga paninda, para makatulong din sa kanila, diba? So, ayun. Walang problema sa amin kahit na may konting tubo. Mga pisong tubo, okay na yun. Niloloko po ako din na. Sabi ko, bumili na nga ng upuan na ano. Bumili ka ako ng upuan na mayroong tawag na to? Sandalan. Kasi mga ginagamit nilang upuan. Si Boss Dende, nakapaan! Ako, mainit yung lupa! Mag-chinelas ka! Ayaw mo bang ano? Gusto mo bang mapasok? O, matusok yung paa mo? Allah. Ayun. Ay, nako. Oh, si Makmak din. Sige, kain kayo candy. Hindi na kayo makakain ng ano, parangalian. Ay, ang sarap ng higa nila. Oh. Nako, mainit din sa ano. Tabi na. Hindi, mahiga ka lang. Napakita ko lang yung upuan na ano, tigpiso ang hulog araw-araw. Ayan. Si Makmak daw magbabayad yan. Sabi niya. Mamaya. Isalansan mo na ngayon ng iba-ibalik na kay ano, kay Meng. So, ayan. May dala sila kanina. Ewan ko kung i-deliver nila or anything. Sabi ko kasi mag-order ako. Eh, meron na palang dala. So, pinamanan nila. Kasi nga, magsasalo-salo kami dito. So, ayun. Napakainit, grabe. Ayan na ang salo-salo. Den-den. Hi. Hi. Ibon ba yan? Yung alamang. Hindi ko ba alamang ito? Hindi, masyadong maliit yan para maging alamang. Hindi, ang laki niyan para maging ano? Maging crab. Ano po ito? Bagoong. Ah, oo, bagong alamang. Ayan. Ayan. Kain tayo. Ayan. Ayan.
kasasundo ko, makikita ka sa video. Oo nga, naku, pati pag subo mo, subibidyo kita talaga. Oy, alin na kayo rin eh. Tayo na, tayo na. What secret weapon? Kuya, tiyaga, kaida. Uubusin ni Makmak lahat to. Sige, maubusan kayo dyan. Ayan. Sabay-sabay na tayo. Oo nga. Huwag daw tatanggi sa grasya. Masama. Ayan, tapos na po kaming mananghali. Ayan, tara namin ngayon dito. And we are celebrating Father's Day. Si Makmak. Daming Makmak dito sa Vaisiha. Kumain na ba kayo ng baby? Kamay, kamay. Kamay. Ito mo lang akong kakagating. Kamay. Nako, pinaghugas na siya. Dalawang masisipag na bata. Ito ang aming munting salo-salo for Father's Day. So, ito po ang ating mga bisita. Oop. Ay, ay, parang may nakita. Ay, may nakita, may nakita. Oop. Ayun. Ayan. O, yan. Tawag dyan siya dali. Kaya nga, ganyan niya eh, o. Ay, hello! So, nandun po sila ngayon. Si Katrop sa si Javi, ayan. Mamimili sila ng fertilizer yat at saka mga gamot-gamot. Ewan ko ba. Ako na iwan lang nalang sa kotse. Kasi po talagang basang-basa po ako ng pawis. Kaya hindi na po ako bumaba. So, ayan. Sika drops ang, ano, ang nakikipag transact dun sa nagtitinda dun na sa loob. Si Happy naman na yun. Yung nakaupo na yun. So, ayan. Dahil nga malapit na po kaming umalis, ang gusto pa namin is hindi na sila mamroblema ng mga gagamiting pataba o mga gamot para sa far, alin farm nga. Ayan. So, hanggat may mga pangangailangan sa lin farm at kapag kala, syempre gusto namin kapag kailangan, andun na agad, hindi yung kukontakin pa kami para sabihan na may mga kailangan. So, ang gusto namin yung kapag talagang kailangan na, ready na, na nandun lang sa bodega. Kaya nga po kami patayo ng bodega para nga po sa mga i-stock naming mga pangangailangan sa farm. So, gaya po ng mga ginagamit po nila na pagtatanim, yun po yung mga machines, or yun nga po, gaya nga po itong mga pataba at mga kung ano-ano pa na pwedeng i-stock sa bodega. So, ayan po, namimili sila ngayon. Ewan ko kung ilang maramihan itong yung o-order rin eh. Ewan ko lang kung kakayanin ng store na ito. Pero kung baga, kaya naman siguro. Kanina yun yung pinagmimitingan nila sa kubo. Siyempre, hindi ko na po video yun kanina. Kasi masinsinan po yung mga usapan nila. Baka pag sumali po ako, makakagulo lang ako sa usapan nila. So, ayun. Pinalista na ni Javi kung anong mga kailangan. Ayan. So, pinalista naman ni Katrops bago kami mananghalian. Ayun. Ito, binibili na namin. Po ang mga lagi naming iniisip, yung mga pangangailangan ng para sa bukid at ang pangangailangan din ng mga nagtatrabaho sa bukid.
pa yung RCS na pinuntahan nila ka-trops na yun. Nalaman lang namin yung meaning ng RCS. Grocery pala siya na meron ding mga appliances and home furnitures at saka kung ano-ano pa sa second floor. Nung nakarang pumunta kami dyan, ang lakas ng airport, pero nung huli, pawis na pawis ako. Or dahil nga siguro mas mainit ngayon kaysa nung una kami pumunta dyan. Sobrang init pa talaga. Ayun po, kung titignan nyo, nasa 37 degrees po ngayon ang temperature po dito sa Cabiao. Pero ayun, paambun-ambun. Makikita nyo yung... Ayan, andito kami sa San Isidro. Hindi pala na ikabit yung pang zoom. So, hindi ko tuloy may zoom. Ayan. So, nandito kami sa Wits ba? HUITS Hardware. Dito po sa poblasyon San Isidro, Nueva Ecija. Ayan. Ganda wala-wala siya. Ang tanda niya dun sa may alwa. Yung pala dito sa San Isidro. Ayan. So, ay bibilin silang gamit para sa barb para sa Flynn Farm. I think bibili sila ng barbed wire yata para sa bakod na ginagawa pa doon. So ayan. Hindi na po ako bumaba kasi nga po napakainit. Kita niyo naman, ayan, 37 degrees Celsius. So, ito yung natatanda. Ay, may mga lupat pala. Oh. Dito lang pala makakabili rin ng blue na galon na yun eh. Ha? Kanda hirap-hirap pa kami naghanap-hanap doon. Nagpunta kami ng HN para lang makabili ng ganyang ano. Ay, hindi. O, tama. Sa HN kami bili yung malaking drum na kulay blue. Tapos yan, yan ganyan din yung binili namin na lagayan nga ng ano, ng gasolina at saka diesel. Ayun. So, yan. Kasama si Katrops at si Habi na nagbibili ng barbed wire. I think it's barbed wire. So ayan, nagluluto naman po ako ng merienda. Ito na ang ginatang mais. Ayan po. Hinihintay lang natin maluto yung malagkit. So, ayan siya. Hintay lang natin may lumambot yung maluto yung malagkit. So, merienda namin, lalo pat parang bubuhos ang ulan. Masarap kumain ng pinataang mais. Ayan, yummy. Ayun, si Dandan ba yun? Ay, kala ko batang babae. Ayan po, meron na kaming mga ano, hindi po kami ano, ang child labor ha. Baka mamaya, matamanda kami ng child labor, hindi po. Namamasya lang sila. Mahirap na. naglalaro lang sila. Ayan. Ayan, masarap nang lumabas kayo dito. Mahangin na. Kanina, nagtatago tayong lahat sa buwan eh. Sa kubo. Nako, ayan, masarap na, wag lang uulan at kikidlat. Ayan. Ngayon, si Katrops, si Antong, si Manchaga, ayan si Nariel, ayan si Meng. Tapos yung mga bata, tutuwa sila. Ayun, picture pa sila din eh. Bumili muna ako ng ice cream kanina dahil na-late akong magluto ng merienda. May ice cream yung mga bata. Hindi man lang ako tindirahan. Para sa kanila naman talaga yung ice cream na yan. Nalapat na pakainit. So, yun. Kaya enjoy sila. Nakatuwa. Hey! What's the matter? Why? Oh, tatago ka naman dyan sa ilalim, see? At tapang ikaw na aso, ha? Huh?
gabi. Hello. That's bad. Bad. Good boy. A good girl pala. Girl ka pala. No. Why are you maingay, ha? Ay. Ikaw, Jill, ha? Ano? Away mo ako, ha? Ay, hindi kita bibili pagkain, no? Sige. Come on. Come on. Play. Come on. Makawalan kita, halika. Oh, andun na sakit na si Habi. Ba? Sige, matinik ka dyan. Rabbit ka sana ng gloves. Ibubrutang maisa yan. Gusto ko rin gawin yan eh, kaso napakainit. Ayan, pero sarap na ng hangin ngayon. Ayan si Makmak, nutusan namin bumili ng canned na corn. Nagkulang yung ano, kulang yung aking wala. Sabi ayan, damda mo siya, ilang peraso lang. Parani. So, ayan. Umaraw na naman. Umulan daw kanina pag-alis namin. Pero, ayan. Hindi na masyadong makulimlim. Pero mahangin na. O, diba? Nakakatuwa. Mainit pa rin, pero at least meron ng hangin. Yung mga bata nagkakatuwa doon. Ayan na ang lutong kinatan. At ang mais. Tanggalin mo na yung ito. Ayan siya. Yung sandok nandun na iwan. Ayan, nagluto ako ng kinatang mais for merienda. Na! Meng, ikaw na nga magtawag sa kanila. Oy, merienda na daw! Ay, tanggal ni pogi-pogi na yan eh. Pogi ka ba? Maganda ka. Ah, maganda ka? Ala, dapat pala sa iyo yung Barbie. Pogi po ako. Nilaban nga ni Barbie eh. Ay, nilaban mo yung Barbie? Baka namang kulutin mo pa. Tsaka makeup-an. Ay, ang bold. Ang Barbie nung sangarap. Ayan, takoy mag-video muna. Merienda muna kayo. Napagod ako sa sanang init kasi. At least dito sa labas maangin. Merienda na muna! Ayan. Mac! Nariel! Ito, nagawa sila dito. Para basurahan. Ayan, dyan. Tapos susunogin na lang nila. Sana kumitlat. Nakatakot pagka kumitlat tapos andito ka sa loob lang. Ay, nasa gitna ng bukid. Ay, naku. Sarap din sana magbunot-bunot ng mga ano eh. Damoy. Kaso matinik daw. Yan, buong-buo ulit yung ano. Mouth riot. Tapos doon, tinanggalan ng ano. Tinanggalan na ng mga damo-damo doon sa may bandang paligid ng mga fruit trees ni Habi. Lalaki na ng mga kalamansi. Pinagluto ko sila ng lunch kanina and also ngayon merienda para po i-celebrate ang Father's Day. Lahat po sila ay father na. Kaya bilang ganti sa mga kabutihan din nila sa amin,
at least man lang mapagsilbihan man lang sila ng paminsan-minsan yung may pagluto ko man lang sila. Kung dalawa lang po sana yung gumagamit ng gumagalang kamay ko eh, mas marami pa sana ako maluluto. So, tsaka napakainit po kasi isa pa yun. So, kanina dalawang ulam ang niluto ko. Yung bituelas na may pata. Yun po lagi namin kinakain yun sa probinsya, sa Isabela. Namimiss ko pong kainin yun dahil wala pong ganong tindang buto ng bituelas sa States. Ang meron lang po doon is yung black eyed peas, kaya nang sinabi ko, at saka yung munggo, yun lang po meron. Pero yung black eyed peas wala po. Ang meron po doon is lima beans. Iba naman po yung lima beans sa yan nga, sa bituelas. Yung bituelas kasi yan po yung ginagamit na yung minatamis para sa hog sa halo-halo. So ayun. Hala, ayaw magsipag merienda tong mga ito. Ayaw nila luto ko eh. Tatampo na ako eh. Dagdagan na lang ng asukal ha. 1/4 kilo na ng asukal nilagay ko dyan eh. Hindi pa ako natatamisan eh. Kaya dagdagan. Kanya-kanyang dagdag na lang. Makmasobrahan ko naman. Mag diabetes pa kayo. Kaya nga. Ayan. Merenda sila. Ayan. Kami na habi natutuwa kami na ganyan na mahilig kami magpakain, lalo na si Hubby, lalo pag nasa restaurant kasi na-order namin marami, matitikpan mo yung marami. Ayan, kaya pagkano dati yung mga pamangkin ko, yun ang lagi namin kasama yung mga pamilya ko. Ayan, kain kami sa restaurant, tapos halos lahat ng orderin namin, and then yun, salo-salo o, di natikman mo lahat yung ano, kung ano man yung ino-offer ng ano ng restaurant. Ayan, may asong kumakahul-kahul doon. Taas na nung ano, taas na nung sitaw. At least kahit makita mong ganyan na green, alam mong tanim yung tanim na lumalaki ang ano, ang tumutubo, hindi kagaya noon na makakakita ka ng green sa kapaligiran pero puro damo. O at least ngayon yan, mga halaman na ang nakikita na lumalaki. Nakakatuwa yung mga sili. Ang daming bunga. Ang late-late pa pero sa ano, ang daming bunga. Tapos nakasayad na sa lupa yung iba. Kaloka. Ala, napakarami yan. Busin nyo. Ayan, alas ko. Mag-alas 5 na yata. O, alas 5 na. Hindi ako sure kung anong oras na. Pero kumbaga, uwi na. So, ayan si Ming. Andun pa rin sila. Ang Ropanglin Farm. Naku. Baka ma-traffic. Sa bagay. Linggo. Ano ba? Holiday. Holiday ngayon pala. Hindi naman ma-traffic siguro. Holiday. Holiday. Yung mga ano, nalilusog ng mga sili. Hi, sili. Ayun. Ay, hi, fans. Nagbibidyo si Tasha. Binibidyo na kanyang daddy. Yeah.
Ala, mahulog ka dyan! Mahulog ka dyan! Nakatawa pagka may mga batang naglalaro dito. Ayaw para umuwi eh. Nag-enjoy siya dito eh. Ayan. One, two, three, four, five. Ay. Ito, maliliit pa yung bunga niyang sili. Yung iba doon. Bakit parang tumabingi? Tayo na ba? Yeah. Okay po. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. So, karoon po lang, karoon po kami ng konting salo-salo to celebrate Father's Day. Hindi nga lang po nakarating si Kuya Jeff. Wala rin si Lynn at wala rin si Leia. Ngayon. So, hanggang dito na lang po at thank you po sa panonood ng aking vlog. At sana po huwag niyong kalilimutang mag-subscribe kung di pa po kayo nakakapag-subscribe. And click the notification bell. And don't forget to like and share this video. Ayun po, ingat po kayo palagi. And God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Salamat po.